Ito, pang-sampu po. Ito, pang-sampu, yari. Meron pong pino si Secretary Erwin Tulpo. Saan ba yun? Dito, ito. Meron pong ipino si Secretary Erwin Tulpo patungkol po doon sa mga nagpepeki po nung ano ha. Mga nagpepeki ng mga dokumento po ito. Basahin po natin. DSWD advises the public on sanction for fake documents in requesting aids. Department of Social Welfare and Development o DSWD. Secretary Erwin Tulpo warns potential abuser of the assistance to individual in crisis situation program of appropriate sanction. According to the DSWD, the lenient process of the program is being taken advantage of fixers and requesters that submit a falsified documents in order to avail the assistance for medical, funeral, food, transportation, education, and other support, which is, alam naman po natin na talagang lagana po yan sa Pilipinas. O eto, kunyari, kaya namang mag-aral. O dayain mo na lang yung ano niyan, ganyan. Para maipasok mo dyan sa, kumbaga, dyan sa public na yan. O, ganyan na mo yan. Kunyari, kasama kayo doon sa mga, ano, sa mga nasalanta, di ba? Merong ganyan. Sa sunog nga lang po eh. Kunyari, may nasunugan yung kabilang street. Tapos magpapamigay yung mga stab yan. Kasi naranasan po namin nung nasa Tondo kami. Papamigay ng mga stab. So, miski po yung mga hindi nasunugan, eh sasabihin nila nasunugan sila para makakuha din po ng mga grocery o kung ano man na tulong galing sa gobyerno. Which is sana, iniintindi na lang po nila yung mga taong talagang nasalanta. Eh, paano kung kulang pa po yung dala nung gobyerno para dito? Diba? So, imbis na yung nasunugan, eh, nakinabang at medyo gumaan yung pakiramdam dahil hindi mag-iisip para dun sa kung ano yung mga kailangan nila habang sila ay down, eh, inunahan pa ng ibang tao. Sila pa yung kumuha ng mga grocery na dapat sa kanila. At ito po, yung binabanggit naman po ni Secretary Erwin Tulpo, yung mga namemeki po talaga. Meron pong mga ganyan. May mga namemeki ng dokumento para lang masabi na sila ay, kumbaga, nangangailangan. O sila yung dapat na bigyan ng tulong ng gobyerno. Sa funeral, sa food, sa transportation. Iba-iba po kasi talaga ang gimmick ng taong bayan. Eh. Alam nyo po yun? Hindi naman po sa nilalahat ko tayo, pero meron po talagang mga abusado. Kaya po ito siguro, warning na po ito galing po kay Secretary Erwin Tulpo na hindi na po uubra yung mga ganyang pamemeki ninyo. Yung iba tatakpan yung ano, may buburahin, tapos may papalitan, tapos isi-xerox. Alam nyo po yung mga ganyang gawain. Tapos ayun, magiging eligible na sila. Siyempre, ang gobyerno natin, eh kumbaga, gusto naman po talagang tumulong yan eh. At yun po talaga yung kanilang trabaho. Ang tulungan, yung mga nangangailangan. Kaya lang, tragis. Pati yung hindi mga nangangailangan eh, yung pa yung mga mang-aabuso, di ba? Sana bawasan po yun. Alam nyo po bakit may kalalagyan po kayo sa DSWD ngayon. Alam nyo naman po na itong secretary natin na si Erwin Tulpo, eh isang tulpo po yun, ano? Talaga pong pag mali kayo, and to the worst na kalalagyan ninyo, eh baka behind the bars po kayo, baka nakaganon po kayo sa likod ng mga rehas, ano? Kaya po, kung yung mga tulong na yon, eh iniisip nyo pa na isahan ang gobyerno sa pamamagitan ng mga pagpe-fake ng mga documents, magdalawang isip po kayo. Bakit? Baka po yung dapat na
itulong doon sa talagang nangangailangan. Eh kayo pa po yung ano, kayo pa po yung mabigyan. Tapos para doon sa nangangailangan na yun, walang maibigay. Eh nako, konsensya nyo po yun. Diba? Konsensya nyo po yun. Hindi po, nakakalusot dati ha, yung mga ganun. Yung gagawin nila, yung original, tapos lalagyan, tatakpan ng kung ano, buburahin, tapos ipapaserox. Pag sinerox, syempre, tanggal na yung ano, yung kung ano yung mga, kung ano mang words ang tatanggalin nila dun. Tapos sa kanila tataypan ng kung ano, o papatungan, o iseserox ulit. O. So, panibago na yung nakasulat dun sa dokumento. Nako, iwas-iwas po kayo dyan, yari po kayo dyan. Ano? So, ayun, sinubukan po nating tapusin yung 10 nating pag-uusapan at sa awa po ng Diyos, ah, natapos naman po natin. Ano? So, bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong i-shoutout si Tito Jet Ramos na talaga naman tumagal ng isa't oras at kalahati na nandyan. Shoutout sa iyo, Tito Jet. And kay Miss Kay, ayan. Shoutout po sa inyo. At doon pa po, kay Mami Peng, ayan. Shoutout sa iyo, Mami Peng. Ako. Maraming salamat po doon sa mga nandirito na sumubaybay at nagtiyaga na makipagkwentuhan sa loob ng isang oras at kalahati. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo and God bless.